full gear. Doc. Para na magiging at ease yung mga patients. Oo. Kasing lahat ng surfaces natin, minawipe natin, mag-UV sterilize tayo. Pang sterilize natin ang gamit. Steam siya. Siya yung best way of sterilizing gloves para walang nag-i-stain na air dito. Hey guys, this is Redge. Welcome to my channel. So today, we're off to the dentist to have my teeth fixed. Tinawa yung gitna. It's kasi veneers, so nag-yellow siya. May other term siya eh, hindi siya talagang yung veneers na kinikikil sa gitna. Para siyang pinapatong lang. Ayan. Tanya nga, i-crack na. Tsaka ito. So, check natin later kung anong mangyayari. Kasi diba, pag nag-vlog. So, let's go! Ayan! Yan na! Yan na! Ano ba ala dyan ah? Ayan, full gear sila, oh. Team Philippines! Para may pulse oximeter pa sila. This is to measure oxygen levels. Umakit ako ng hagdan, dapat mga 97. Oh, di ba 97? Ang pulse oximeter, dapat mga normal pa yung mga 90 above, di ba? 96 to 100. Pulse rate, 60 to 100. What's that for? It's a pong CTE, the portable CTE. For you to wear before entering our dental center. Wow, may ganun na. Ganun na ngayon. Ako talaga yung bubunot eh. Full gear! So, Doc, paano niyo pala nag-disinfect yung mga ano? Paano magiging at ease yung mga patients? Oo. Siyempre, before starting, lahat ng surfaces natin, minawipe natin. And then, nag-UV sterilize tayo right now. UV sterilizer? Bukod sa... Bukod sa disinfectant. Ang pang-sterilize natin ng gamit is yung standard ng PDA, yung autoclave. Steam siya. Siya yung best way of sterilizing. Pag magka-anak pala ko, yung bottle ng baby collection. Paano siya ginagamit? So, parang siyang bowl. Kasi steam pressure nga siya. So, pag in-open mo, lalagyan mo siya ng distilled water lang sa loob. Tapos may ano tayo, may parang casket type. Oh. Ilalagay natin yung mga gamit dito sa loob. Parang and pala siyang ano, no? Parang cremate. Yung mga gamit natin, nilalagay muna natin siya sa mga pouch. But isusot natin, may laman right on. Isusot natin sa loob. Doon natin siya. Kung may water na inside, tapos isisili siya ng mabuti. Tapos, 15 to 20 minutes yung sterilization. Oh, tagal pala. Tagal talaga. Tapos sisingaw siya para sa pressure cooker. Ganyan yung exhaust para walang nag-i-stay na air dito. Kasi after nga, every patient, yes, no? Yes, after every patient. So, ayun. Kaya sometimes by schedule during. Talaga. Yes, sometimes during. Marami na tayong napa-renovate during this time. Yung waiting area namin before, ang capacity is 20. Ngayon, dalawa oh, na talaga? Yes. Talagang kailangan ipasadya, yes. No? Dahil para sumunod sa protocol ng government. Saka mas open yung dito. Kailangan mas nakakagalaw kayo. Like sa family namin. Huwag ka muna magpa-dentist kasi kung sino-sino yung ipinapasok sa bunganga. Eh si sterilize naman ng ganyan katagal, safe na safe yan, di ba, Doc? Yes. Saka after siyang ma-sterilize, siyempre hindi naman siya sabay-sabay na nagagamit. So, nakastock pa rin sa in a different sterilizer pa rin. So, ah, okay. Sa dry sterilizer, tapos before using, ang nire-rehit namin siya. Parang microwave lang. During the day, naka-score na siya. Sa UV sterilizer naman na parang microwave. Very manly ang kanilang clinic. I think I'm confident enough to say na ako lang may black na dito. Pina-customize mo talaga yung mga ganyan? Yes po. This is 19 Kopong Kopong from my Japanese Sinong and Nina. Wow! Ito, nabibinyagan ko. Ay, ito pa na.
Ah, bibinyagan ko to. Yeah, bibinyagan mo yan. Ito si Doktora Danessa. Popol po sila. Ayan, parang silang mascot. Safe na safe sila. Bukod sa N95, mayroon pang surgical mask. Diba? Ayun ito ah. Para saan po ba yan? Ito po ang... Nag-precaution ng area ko. Eh, para yung team sanitize. Ako palang pala una gagamit. Team. Disinfectant, sterilizing. Para na lang ako i-welding. Mouthwash. Doon lang sa allowed na magtanggal ng face. Yeah. Doon ka lang allowed magtanggal ng face mask bag. Kapag mawag. Meanwhile. Ito yung ipin ko. Anong tawag ka ulit sa veneers na to? Composite veneer. Pwede ka na magtanggal. Ah, pwede na kasi tapos na ako mag-mouthwash. Yeah. Okay. Betadine gargle wash. Betadine. Ito mo pa. Yung nga ang hassle din sa pag naka-PPE. Yeah. Nahihimig. Lalo na dito sa Pilipinas. Tapos, di-pair ka tayo, everything is global. So, mas magastos, no? Kasi dati. Yeah. Pero may additional, kumbaga nakapasok na dun sa new fees yung additional niya. Hindi na, pati ito black. Yeah. Kailangan din. Si ate. Minsan lang yung namin tawag namin si ate kasi mas matanda pa sa tayo. Oh my God! Kasi, wala na yung leader. Ayun, nagsigap ko na rin. Pumakot na siya. So, parang both sa face shield, meron pa silang pang-protect dito. Walang contact talaga. Meron sila. Both yung face shield, meron sila. May boss yung double shield. Ayun, sabagin ko. Yung nag... kumukuha ng aerosol. Hindi siya yung mga typical na sobrang laki, yung kating laki na ng lababo. Pero, yun lang naman yung purpose niya. Talaw yung mga droplet. A few moments later. Most of the people na may chlorosis is sa Cavite. Bakit? Ah, sa water nila? So, yung white dyan sa ipit ko, ano tawag ka? Chlorosis. Chlorosis. Ayan ang ipid ko without composite. Madaling magkakalimit. Hindi na siya napafocus. Ayan ay natanggal na. Liit ang ipid ko, hindi siya pantay talaga, no? Di ba hindi pantay? Yung left ko at saka right. Later. Ding! Rush! Eventually. Ino, liwanag pa. Different talaga. So this is the aftermath. Ayan! Tinan nyo. Grabe, tinan mo kanina maliwanag. Ngayon, wala nang sunlight. So, kikilos na kami. Thank you, Doc Dan and Doc Gab. Doc! Thank you. Thank you, bye-bye. Please for dental clinic. And mga taga Farview. Bye-bye. Yan, here's the outcome. Ganda. Safe talaga pumunta ng dentist. Kasi nga, tinan mo naman yung pagka-sanitize ng mga gamit nila. Kaya, sana huwag tayong matakot. Kasi ako hindi na nga ako natakot. Ayun, tsaka by appointment naman siya. So, ayun, I hope you like this video. Give it a thumbs up, subscribe, and don't forget to click the notification bell. See you. Dentist, guys. Ako siguro sa ano? Kami siguro mga next. Napa-dentist na rin sila.